Psalms chapter 100. The word of God says, "Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know ye that the Lord, he is God. It is he that hath made us, and that we ourselves. We are his people, the sheep of his pasture. Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful unto him, and bless his name. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endureth to all generations." Ginugunog pa na natin siya ang mapulong ang gagawin si Reverend Lareno sa panahon. Magkapalayo binita sa pagkukuko sa ating mga ulo. Dalaygon o may umaw namo nga Dios, mapasalamaton kami nga nini nga adlawa imo kami idala nini nga dapit nga agli ang among mga una-una ug kasing-kasing sa katuyuan nga kami magasimba kanimo diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Nagpasalamat kami na ikaw ang among langit nun nga amahan, nga labaw makagagaho, nga maoy na higugma sa matag-usa ka namo. O tungod sa imong gugma, imong ipadala ang imong bugtong nga anak na mao sa Ginoong Hesus. Natawo siya ang tod, nga miabot ang panahon nga iyang itugyan ang iyang kaugalingon dito sa cross sa Kalbaryo. Namatay siya uli ka namo. Ibayra niya ang among mga sala. Kung kami pinaagi sa among pagtuo o pagsalig sa iyang imo alam ka namo, ang imong pulong nagasulti nga kami imo nang itagaat katungod kapag katawon na imo mga anak. Marumbuntag, we thank you. Ni anang assurance that we are called your own dear children. And therefore we are rest assured that you have a message for all of us today. Tungod kay concern ka man sa among kinabuhi, nabisa niining panahon sa mga pagsulay, imo gihapong gipadayag ani kanamo kay ikaw ang Dios gamhanan. Kung diha kanimo, walay mga butang na kalusod. Mao ka na hinungdan na niya kami karong buntag because we wanted to give praises to your holy name.
You are worthy to receive stars. Tungod kay ikaw man ang inugdan sa tanang mga buta na niyatan mo. Salamat sa mga kadaugan na bisan dagan kami o mga gilatas ng mga talisod. Apan ang imong gracia sufficiente alang tanaw. That's why we wanted to give you thanks for everything that you have done for us and for all of us. Thank you, Lord, for many answers to prayer. Salamat kay ikaw ang Diyos na maoy nagatubag. Kay imo mangyod kinaiya ang pagtubag sa among mga pag-ampo. Kung kini ipangayo namo pinasikan sa imo na kapulpon. Salamat sa tanan ng mga utang. Nagpasalamat sa kami na imong ipanalanginan ang matag-usap ka namo na niya hindi sa pabor na itagaan nimo kami may lawas, may una-una, labaw sa katanan, time to worship you. We thank you because we know that your presence is with us. Inaagi sa kahong sa balag ng Espiritu Santo. Ganing inhangin na mo, Lord, na ikaw ang magatabang ka namo na kami voluntarily, we will open our minds and our hearts. And we will allow you, Lord, to minister to us this morning. We are empty. And we want you, Lord, to fill us with your words, encouragement, and even probably a rebuke. Because we know that you are so concerned for everyone. Thank you, Lord, na imong i-sustain ang imong buluhaton, pinaagi sa imong mga magpubuhat. Kabisa na ay kalisdanan, yet you have given them strength. You have given them wisdom so that the work and the ministry will continue even until you come. Also, thank you for blessing our land, the Philippines. Continue now, Lord, to bless our president, our leaders, every local cities, we ask your wisdom upon each one of them. Karon, among iablihan, among una-una kasing-kasing, o tagay kami opportunity that we will express ourselves today. That you are indeed a great God, worthy of our praises and our thanks to you. Cover us, Lord, with the precious blood of Jesus Christ, that none of our enemies, none of the darkest working power will disturb us, but only we will focus our attention, our hearts, our minds, to the message that you have prepared for all of us. Thank you for what you are going to do in us and through us today. For this is our prayer, much praises and thanksgiving, for we ask it in Jesus' name. Amen. When I'm in awesome wonder,
Krista. The Word of God says, "Bring me all the tithes into the storehouse, that they may be meat in mine house. And prove me now herewith, says the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it." Ang ginugunawang panalangin sa iyong mga pulong para sa atong tithes and offering. Let's sing the song, "We Bring the Sacrifice of Praise." We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. Put it to the box in front. Amen. Unto the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifice of thanksgiving. As we offer unto you the sacrifice. Sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. Let me offer unto you the sacrifice of thanksgiving. Let me offer unto you the sacrifice. Andam na ba itong kasing-kasing sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos? Amen. Andam na ba ang tanan sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos? Amen. Amen. Every Sunday, every day, dapat excited yun na maminaw sa pulong sa Diyos. So, dili na ako dugayon, ako nang ihatag ang panahon sa ito ang pastor, walay lain, Mr. Reverend Lareno. Katong parakpakan sa pastor. Kahapon, nakadawat ko tawa ikal sa ako.
kauban sa Alpan Higa. Kanuna daw sila yung people na nagkapuyo nila. Yan kapit. Nahan. Kanya instead na uli sa tao kay kumagsimba, dali na lang nila i-refer. So, mo itong gusto ko, kunaas sila, siyempre, ato sila, Adi Abihon, pero wala man. Namatay bisita na karon lang yun ni Ani. Wala po. So, kita-kita lang yun ni, no? Mga amigo, amiga, pariente, maglabaw sa katanan, brothers and sisters in the Lord. So, praise the Lord. Wala yun ang atong buhing na Ginoo. Tingali, mag-sign ka lang sa imong kamot, sa imong silingan ni Nain na, hello? Hello. Limitado yun ang atong mga kalibukan. Karong punta ng atong panimpahon, as I have been saying, yung Kinesia live stream. So, gusto kita mamusta sa atong mga kaubanan sa Iglesia na naa sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay karon. I hope nga ready na kamo ni na, inyo nang ikuha ang inyong mga Bibles, kunya naminaw mo sa atong second part sa atong program karon. We are happy that the Lord is giving us many favors and opportunities. No? Kung sa atong mga higala na sa lain-lain na lugar, dito sa lain-lain ng mga nasod na nagpaminaw kung ka na ito, gani nakadawat kita ang mga pangumusta sa atong panimbangon kada Domingo. And we are happy that they are praying for us. Not only praying, but they are also encouraging us to continue serving the Lord even in the midst of difficult times. So, dalay mo na Ginoo. Malipay kita na safe sila dito sa lugar din sila. Kung mau ka na natong kalipay, that we are also safe here because they have been praying for us. Atong palakpakan ng atong buhay na Diyos. Ang atong text karon nga bunta makita sa Ephesians dayon ano ako niyo si Berlito mo atras dito gamay mo dili na ipot sa okay sige ang atong text makita sa Ephesians chapter 4 11 to 13 ang verse 11 says kita ninyo kung ano ang dalagbay o karunin doon kung doon mo yung dalagbay o kapitin mo and he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. And then sa verse 12, it says, for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. Verse 13. Till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man with the measure of the stature of the fullness of Christ. May the Lord bless the reading of these words in our hearts this morning. Let us ask God's wisdom as we study together in this particular text. Our God and our Father, we thank you that again you have given us this opportunity to study this portion of Scripture. We do acknowledge that our knowledge is limited, but this morning we ask your Holy Spirit to illumine our minds and our hearts, that as we will be studying together in this particular text, you will reveal to us some important thing that we need to have, especially in these last days. Salamat sa imong pagdihog, sa imong alagad, nga magatudlon ni ini. Inaot ako, imong alagad, na walay sa kanamo din hingan dili makasabot ni ini nga mga pagpunan.
nga magapapulit kami sa lain-laining mong Pinoyanan nga puno ni ining mga kahibalo na imong ipadayag pinaagi sa imong mga pulong nga imong pagagamiton ang imong alagad karon nga unta. Nalaybon ka sa walay katapusan kay pinintanan among ipangayong ipasalamatan pinaagi lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So ang atong theme base sa atong text is in the form of question. It says there, what does the Bible have to say about the church? Pagtanong nato karon ang atong Biblia. I will ask each one, what is the Bible? The Bible is what? The Word of God. Let's ask the Bible this morning of the Word of God. Unsay bisulti sa Word of God about the church? Mauna ang atong taga, ang pagtaga. Kung magunahuna kita, unsa bang yoy kahulugan ni ining pulong ng church? Tingali ang atong mga tubag, pasi masama ni ining atong disulat ini. The church is a building that Christians go to on Sundays. Tama ba? To worship. Is the church an organization of people who believe in Jesus Christ? Those are some questions. To discover what God's thought is concerning the church, we must come to the Bible. Pwede bang po magutana sa inyo kung sa inyong pangunahuna na itumod sa simbahan, sa inyo lang unahuna. Pero karon, agnihon na po pangutanan o itangtanan na magkaiusa ta na magkonsulta sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo maumay reliable na source of knowledge. Hindi pa ni unahuna lang sa tao. God has ordained the church, a fellowship of believers. God has ordained the church, the fellowship of the believers, to carry out His purpose and will in the world. Muna ang inatibukan sa pangunauna sa atong buhi ng Diyos, nga iyang i-ordain, iyang itukod ang iglesia para diha pakiampit ang usap ka mga tumulpo. Aron ang iyang katuyuan mapadayag sa tibuok kalibutan. Kahit kung simbahan dili na magtigong o wala na siya itigong, less na ang opportunity sa kalibutan nga mahibalo may tungod sa plano sa Ginoo. Salamat kita karon that the church is still existing, telling the world that God is still around. God is still alive. God is still doing a miraculous thing. Amen? Amen. Atong palakpakan ng atong buhing na Diyos. Therefore, based on this, we realize that the church is very important for growing in Christ. Importante yun ang iglesia para sa usa ka tumulo aron magtubo siya, aron mo uswag siya sa iyong spiritual life diha kay Kristo. Mao nga ginaawag yun. If you are a believer, kinahanglan yung ganun ang itatawag na home church. Kanang matawag ni mo na imong panimalay. Kahit kung why panimalay ang isa ka tao, sa may tawag na ito sa iya? Laab, no? Saab. Sagot mo na laab. Laab.
Daghan ng mga tao ay mga balay, balay binikanan puno. So, asa din mo sila makita? Kalsada. Kita din mo sa dalan, pura balay, takiya. Nga naman, because they don't have a home. Wala man sila ay balay. Ingon usap ni Ana ang lagway sa usa ka believers na walay simbahan na ginapilan o wala nang pailalom sa usa ka iglesia. O tungod ni Ana, mahimo na dili yun siya makauswag because ang source sa life of information, source of knowledge of God's Word, it is in the church, not on the street. That's why we have Sunday. We are intentionally coming because we wanted to have more knowledge and be able to grow in knowledge of God's Word. Salamat mo nga naa tayo physical building where we can come and join ourselves together. Naibaluhon mo nga daghan nga simbahan kanang nagrenta. Nako ang ilang attendance, pero naundang ang ilang simba. Ay wak na may renta. Ay nga naman ang church na kasaligman sa iyong income pag-rent sa mga income sa offering. Pero kung pipila ka mga bulan wala yung offering, what will happen? So, katong girentahan ng 50,000 naman, kunyang unong kabulan, how will you raise that? That's why we thank the Lord that the Lord has provided us this building because this is an answered prayer. Kaya dili yun ni matawag na simbahan kung walay mga tao na naaamin. Okay? Padayon ka. Ang first mention sa word church, when I say first mention, wala ni siya mention sa daang kubon. Una rin siya mention ni ini nga bahin sa kasulatan. Gihatag naman ako ang Matthew chapter 16. Kung saan ang versikulo ka? Pamilyar mo? 1 particular verse in chapter 16 of Matthew. 18. Wow. Mauna makiksudan ang una na mabasa ninyo ang pulong ng church na naa sa bagong tugon. Ang church wala man yung mabasa, hindi man yung mabasa sa daang tugon. Naaani siya sa bagong tugon na mention din na sa Matthew chapter 16. Kinsa may nagsulti? Ingon din eh, sa diyan na si Ginoong Jesus din eh sa kalibutan. He was the Son of God and he was very busy preaching about the kingdom of God. Unya na naman siya yung mga tinunaan, mga disciples, and one of them was Peter, who was considered as the spokesperson among the 12. May pasabot, busy sila kabuo, apat dunay usa na nag-represent sa ilang tanan na maugyon ang spokesperson. Naman na, no? Kanamitang murago tabian, no? Panalitan, grupo ta, niya ako hilumon, so hindi ko mag-ingon nga ako. No? Pero katong mga naamang may personality nga kuwan, acting, mahimong yun lang siya magutuhan nga mahimong leader. Sa karang yung leader, ka namang makita ang niyang kaning entusyasa. Okay. Mingon si Ginoong Jesus nga ito kang Peter. Notice that. In verse 15. Ay, doon ako na ba? Verse 15. Nagaingon si Ginoong Jesus. Ipamutangan niya ang mga tinunan kung sa may isulti sa mga tao palibon kay sige man mong suri-suroy may tungod sa pamutangan kinsa ako, yung ni Kristo. Kung sa may tubag sa mga tinunan
Remember niyo? Ang ilang tupag, one of that, is ikaw mo ang isang propeta. Ikaw mo si Isaiah. Ikaw mo si John the Baptist. Wala kay tao sa palibot nga nag-ingon nga siya mao ang anak sa Dios. Kay ang mga nalig sa mga tao palibot, dili maging tama ang information. No? Information that they receive because they are just listening to people who are really doing some kanang istorya-istorya. Pero, ingon sa Ginoong Jesus na tuwag Peter, kamu, ingon niya, kanaanin niyo niya, but whom say, tayo pagkainin Diyos, no? But whom say he that I am? Tungkol lagi kay spokesperson man si Peter, kung sa'y ito ba ni Peter, ingon niya, you are the Christ, thou art the Christ, the Son of the living God. Ang akong pangutana, was his answer correct? Tama ba ang answer? Tama. Kung dunay pangutana ka nato karon sa atong panahon, kinsa gyud biyay lang si Kristo inyong minasimba? Sabay ato tubag. Usay, hindi nato matubang correct. Tungod kay wa tay gikuptan ng posisyon kung kinsa yun si Kristo sa atong kinabuhi. Pero si Peter, miingon siya, you are the Christ, the Son of the living God. Nga naman miingon ko na tama ang iyong tubag? Because in verse 16, si Ginoong Jesus misulti, ingon si Ginoong Jesus, Peter, kanang imong tubag, it's not a revelation from human being or from the world. Ingon ni Ginoong Jesus, you receive that revelation, that answer, from where? From God the Father. So we appreciate ni Ginoong Jesus ang tubag ni Peter because he was answering it right. Because he received that revelation, he received that answer from God the Father. Mao na mga kaigsoonan, kung ang Ginoo lang itong amahan ng padayag na inanado, di yun naman sumpiyat sa pagtubag. Pero di naman siya makapadayag sa makaroon. Pero inagad, mabasa nato sa pulong sa Ginoo. Kaya ang tanang revelation, has been written. Okay. So, unsay ingon ni Ginoong Jesus? Ikaw, Petro, thou art Peter, Petros, tama ba? Thou art Peter, and upon this rock, I will build my church. Daga na po nauna na ang si Pedro mao ang sukaranan, bato nga sukaranan. Pero ang Biblia karo-karo tayo, ingon si Ginoong Jesus, Peter, you are Peter, but upon this rock, I will build my church. So magkaingon kita, nga mao ka na ang una nga mention sa pulong at church nga gisulti ni Ginoong Jesus. Sa diyang ingon siya, upon this rock, I will build my church. Amen? Amen. Ato palapakan ng ato buhay. Okay. Mupalaw ng tagamay. Ang bakong tugon ipadayag sa Ginoo ngadto sa mga writer kung isulat nila sa original na language. Kung sa may original language sa bakong tugon, Greek. Sa daang tubon, Hebrew. Wala man ipadayang ang pulong sa Ginoong Binisaya gayon. So, pagkaingon siguro kita na Greek siguro si Kristo, no? Pero tungkol kayo, kung manayin,
kasagaran gigamit nga lingwahe during that time. Na diha sa Roman Empire, they were using the Greek. So therefore, ang inuuni man maglibog-libog sa ato nga konsulti siya dili Griego niya, wala yung masabot. So, he revealed it to the writer of the books. So, gitawag ka ng church sa Griego, kung sa man? Pura tamis ko ila. Ecclesia or Ecclesia. Ayun yung kalimti. Ang unang masabot sa Ecclesia means outpouring or assembly of called out ones. Ora, absolute. Assembly of called out ones. So the church, the ecclesia, is the assembly of all people who have been called out of the world by God. So, ang simbahan niya ay huwag naghisgot o building. Ang isgutan, mga tao na itawag gikan sa kagitgit, sa sala, ngadto sa kahayan, mao ang pagkamataro, nga inaagi kang Ginoong Jesus. It is the assembly of all people who have been called out from the Word by God. Therefore, the church is a group of people. Of course, another meaning kanimang visible. Visible is building. Invisible is believers. Sa ato pa, throughout the world, nakakita kauban ng libro sa Ecclesia na dili nato makita, pero kauban nato. Mao nang dili kita gusto. Hindi kita pwede magpasigar mo. Na nakatak ng kaubanan kung sila naka-experience niya ng tawag ikan sa kamit-mit sa sala nato sa kahayag ng mao sa Ginoong Jesus. Therefore, we are brothers and sisters. Kita dili di magkita pariha o bibitanan sa atong mga kaliwat. Pero the moment na nag-introduce kita na ako Christian, ikaw Christian, doon ay misteryo na kainabo. Pag ma-receive ni mo ng introduction that you are a believer, doon ay misteryo na you are closed immediately, no? Pero kung introduce ni mo siya na hindi Christian, yan po, pero doon na. But if you introduce somebody that is a believer and you are a believer, then you have a common na paruganan that will help us that we accept with one another. Okay. So 1 Corinthians chapter 1, 1 Corinthians chapter 2, si San Pablo nagsulat, ingo niya, to the church of God, which is in Corinth, to those who have been sanctified in Christ Jesus, called saints. So, nagsulat si San Pablo, aking pinabi sa lihok, sa kapog, sa Espiritu Santo, isulat niya nga ito sa unang katawan sa Corinto, sa Iglesia, kung iyang iinan ang katawan nga kamu, kung sa iyong tawag, Church of God. So, doon na may denomination ng Church of God. O, di ilang igamit. So, Paul says, to the Church of God, which is at Corinth, in those who have been sanctified in Christ Jesus. Katong nimbro sa Church of God, maukato ang mga ginapakamatarong pinaagi kang Kristo, o sila itawag na mga saints. Ano may sikwato sa saints? Santos. Mutuo ba mo na kamo santos? Ayan ang to. Pero ang Ginoo na ingon, pinaagi kang Paul, nga ang tanan nga nahinluan sa dugo ni Ginoong Jesus, pinaagi sa atong pagtuo, gitawag na sila nga mga
santos. Hindi mo katapat. Santos di ita. Angayan ba tamay mo santos? Dili ta ngayan. Apan nahimo ta ngayan, tungod kang Kristo. Ha? O namang minsay kagapon sa Bible study. We are justified by faith. Dili kita justify sa pagsunod sa balaod. Kung sumay ka, buti ka sa mga sa justification, just if you have not sinned, that is justification. Di ba mo malipay, daghan man tag mga loopholes, daghan man tag weaknesses, daghan man taong mga supyat, pero gitawag kita ng mga santos. Ayaw mong tuwa ng makasala, dili nagkakristuhano. Pero ayaw po pagpadayon sa paghimog sala, kay base, wala ka naluwas. Kaya kung naluwas ka, makasala ka man, pero maghinulsol ka man. Kaya kung di ka maghinulsol, nagpasabot ang Espiritu Santo, wala di ang kanima. Dili din ka papahulayon sa Espiritu Santo kung makasala kita until we ask for iya kita sa muko ng atong muna-muna. So that is the mystery that we have. So, therefore, the Church of God equals to those who have been sanctified in Christ. And this is strongly indicates about the composition of the saints, that the saints are the constituents of the Church. The two should not be considered separate entities. Individually, we are saints. Corporately, we are the Church. Individual ang pag-iisip, kita santos ta. Ayaw i-appeal ng kuban. Ikaw may naibago sa iyong sarili. You are saint. But when we go group ourselves as saints, then we are called the Church. Amen? Masabta na ba ninyo? Kaya hindi pwede nga nita kasabot hindi, kaya importante mo rin siya na mga magpulunan. So, balik ka sa ating na text. In our text, the Apostle Paul gives us a sound. Remember that word, sound. Sound biblical teaching. Kung saan may kaulugan sa sound? Tama. Correct. Kung saan may opposite sa correct? Mali. Mali. In English. Correct and wrong. So there are teachings about the Church that is wrong because they are not basing it in the Scripture. Let's listen to the Word of God, what the Word of God says about the Church. So, si Paul, ang sulat, imunia, he is giving us the sound biblical teaching about the ministry for the local Church. Makita mo na sa ating text. Imuni Paul, nato sa Christian sa Ephesians, or Ephesians, niyun siya. Nga ang Iglesia sa Ephesians, ng mga tao, gihatagan sa Ginoo sa gifts of the Holy Spirit. Mga kaigsoon, ang gasa na gikan sa Diyos, pinaagi sa dalang Espiritu Santo, madawat lang nimo kini kung ikaw sa naka Christian. Meaning, after you have accepted Christ by faith, then God, through the Holy Spirit, will give you gifts. Kanang gasa, gikan sa Dios, dili na ato, ihatag niya sa mga tao na nakaila o nakadawat kaniya. Mauna ang diferensya sa kinatawag ng gasa, talent, skills. So, walang pagkamahimong Kristohanon, na kay talent, na kay skills, na kay ability,
Because those talents, skills, and ability, imo nang na-inherit sa imong kaliwat. Meaning, talent. If you are a good singer, tingali, ang imong kaliwat may mga panganta, no? Kaya niya yung masungko. If you're a good singer, halos tanang siya may sumun mga maayong kanta. Isa pa'y maayong kanta doon. Ngayon ka, natakdan ko sa singer sa kuhan, kaning mga artista. Huwag ka natakdi. Na nakadaan, abilidad, skills, kunya i-develop lang nimo. Pero ang gasa, dili nato nakuha sa atong ginikanan o kaliwat, kaliwatan. Gihatap pinigikan sa balaang Espiritu Santo. Para ang katuyuan, kanang nahimo ng santos, kung nahimo ng miembro sa church, ang ilungo ng hatap kanimo, kanako, o gasa, para magamit ka para sa church, for the church to be. Sa may mayita mo, ang imong gasa, imong gabiton para sa iglesia, mga tao, aron ang iglesia mahimong mag-grow in faith. There is a purpose. Pareha ko din sa atong church. Ako pasalamat ko sa Ginoo. I can manage, pero I cannot do everything. Di ba? Sama sa illustration ako pa rin buktag na ang mga pag-arrange niya na pag-imo niya, ako pa ng idea, pero sila ang mag-ibigay niyo mong kumana. Kung ginan si tuntun o si hindi lumakita sa PowerPoint na mapuno ng kanila screen. Kahit kung ako'y nag-imod, naramastungan. Ang ang problema ko sa pag matako. Mauna ang body. In other words, makita din mo ay dunay need and then you have a gift for that, kinahanglan dili ka na yung screen. Because you volunteer yourself. Because you have that. You have that skills. Balita sa skills, ability, talent. Kadang imong ability, skills, talent, igamit nimo sa kalibutan sa una. Pero sa diyan kayo po nakakristuhanon, imo na kinigamit para sa pinayaan, sa buhi ng Diyos. Amen? Amen. Ang pagutana, nakakabay, talent, skills, ability, nga i-convert nimo ngadto sa pagpamuhat sa buluhaton sa Ginoo. Naakabay gasa nga gihatag sa Ginoo man ka na imong tumuluo nga imong ginagamit para ang iglesia, ang mga katawhan malikod, madasig, malipay, because God has given you that gift for the purpose that the church will grow in spiritual things. Okay. So much for that. Diya sa atong dimension na niya sa chapter 4, verse 11. Pila kagasa ang niyatag niya? Una, you mention it. Una, apostles. Ikadua, prophets. Ikatulo, evangelists. Ikaupat, pastor and teacher. Naganagimon nga pastor and teacher usara. Pero nunapinagimon nga pastor and teacher lagi. So kung pastor and teacher lagi yun nato, lima. Dita nang discuss niya nga, upat lima. No? Kinesia, maog yun ang ginatawag nga speaking gifts. Ano sa speaking gifts? Kanang mugamit o bakbak. Naamay gasa, kasi ka mugamit o bakbak. Kung saan? Service, di ba? Kita ka nga doon ay kinanglan tabangan. Tabangan ito, di ka mugamit o bakbak. Pero kining mga apostles, evangelists, prophets, pastor, teacher, kalabanan yun gamit ang bakbak. Kaya ang katuyuan is to inform
the body of Christ. So mao ni ang gihatag ni San Pablo ngadto sa Colossae. Ang una niya ang gihatag, Paul's emphasis, the Lord gives leadership gifts to the some. So katong speaking gifts ang gihuna niya, gitawag ka ng leadership gifts. So kung ikaw sa ka-apostle, sa ka-propeta, sa ka-evangelist, sa ka-pastor or teacher, you are considered a leader. Pero doon ako wala yung mga gasa. You are considered a leader because that is a leadership gift. Ipakita ni San Pablo dili nga gihatagan ni emphasis ang gifted men. Kini nga mga gifted man na kininisya sa church. He is not listing all possible gifts, but rather concentrating on leadership gifts. These leadership gifts centers on the Word of God. Dili kini mga pasulagma lang, apan naagid sa pulong sa Ginoo, showing that the Word is foundational to a mature church. When the Word is diminished or compromised, the church will become anemic. So kung dili nimo function ni mga lima kagasa dinhi ang may tabo puno sa iglesia, anemic. Kung sa may naong sa tao, anemic. Hindi kita gusto mag-anemic. Ay laing kahit tanawin. Niyami ko ng uban, kung anemic ka, magkaon ka, magdagang gulay. Kanang mungkos. Pero doon ang pwede-pirinsya sa sulod, no? Dapat i-cure ka itong nasa sulod. So kung ang Christian anemic, kung sa may ato ika-sulti, kulang siya o vitamins. Kulang siya o pagpanudlo sa pulong ng Ginoo. Dapat kaya ang believer sa dini. Kung pagtanong ka sa Ginoo karon, anemic ka o di? Di ka po yung mayroon dili. Kaya dili pwede nga mamatak ka sa Ginoo. The Lord is the final judge. Okay? And then, lakit lang. Nakaigun nga sa atong text, and he himself gave some to the apostles, some prophets, some evangelists, some pastors, and teachers. Apostles. Kanunay mo makatubog sa apostles, pero nakasabot pa mo kung unsa ang apostles? Ang puno ng apostles, kung atong tunaan yun, mura mo kung nasa Bible school, okay? Ipunyo ba ako hindi? Ang apostle means sent out one. Buti pa sabon, ang simbahan nagpadala o tao. Nato sa usang kalugar. Sa may trabaho nito sa lugar, kaya po sa man siya. Mag-plant siya o church. Mauna ang trabaho. Ayaw pag-plant o simbahan, kunwa kay gasa pagkakusol. Kay muatras din ka. Kay gasa mo na siya. Sa atong pananaw karon sa atong panahon, siya usa ka misyonaryo. Kadaghanan sa mga misyonary coming from States, from Korea. Doon na po'y mga Pilipino na gantong layong nasod, ngayon nga misyonaryo, na ginatawag na cross-cultural misyonary. Buti pa sa mod, ang tao na gifted, pwede man siya magamit sa church, pero ang church ang magpadala ka niya kung asa ng lugar, and he will start doing the ministry of planting the church. Mao ka na ang apostles. Primero, igamit ang apostles panahon ni Kristo na si Ginoong Jesus mismo ang nag-appoint. Minsan may nag-appoint. Si Pedro, si James, isa pa, si John, Bartolomeo,
lumig. At kung napulog duha, ay nahulugan pa isa, 11 na lang. Si Ginoong Jesus mismo ang nagtawag kaniya. Una sila nahimong apostol, nahimo sa silang tinunan. Correct? Dili ka man tawagon nga apostles dayon. Muagi sa kaong pagkatinunan, tungod kay pagkatinunan, mauman na ang proseso nga in-train ikaw, na ginatawag ka discipleship making. So kung ang nagtudlog, sama namin nagtudlog, nakita ko nga responsive ka sa ugitudlo, kunya doon na kay gasa, kahit baluhan ko nga doon na kay gasa sa pagka-apostol. So, ako kang hagiton, grad, ter, doon na ka by burden, mamuhat ko sa inyong lugar, kunya mag-plan ka sa simbahan dito. Pag may ursya, oo, hindi na automatically padala ni Pastor Hino. Mag-undergo siya ang training. Kaya kung sa may iyagi mo nito kung wala mag-training. O nang naganak sulay na magsugurong simbahan, wa matapos ang bulan tuig ni undang. Kaingwan, wala may training. Pero kapag gusto mag-military, gusto ka na magpasok ang pusil, pero wa ka nag-undergo ang training. Pag-antunin mo sa field, wa pagkakapaguto, iko ka na. Kaya wa ka nag-undergo ang training. So in other words, even if you have gift, thank God, but you must undergo training. Ang local church maghimo niya na aron mahimo kang mabansay para niya. Mas gusto na ito din, no? E kaduha, si Kristo ang nagpwede. E kaduha, the second sense, apostles is also used for other sent out under the authority of the church. Katong napulog duha, si Ginoong Jesus yun ang nagpadala. Pero kasi nawala na si Ginoong Jesus, nabilib man itong mga apostles. Karon, ang mga apostles na himo mang membro sa church. Iya sa Acts chapter 13. Ug ang church na karon ang magpadala ni ining mga gifted to become apostles. So, ayon kay Kalimti, primero si Kristo, kung nakulog luha, kunya ikaduha, ang simbahan na ang nagpadala, mao na yung ginatawag na the church is beginning to send out mga gifted men. Okay. Ikaduha nga basa, prophets. Sa simple nga pagsabot, unsa sa inyo ang pulong ng prophets? Propeta, panagna. Sa daang tugon, daghan kayo mga propeta ng mga tinuhon like Nehuan, Isaiah, Micah, daghan, Nehu, kung daghan pa si Moses. Pero sa daang tugon, daghan kayo na, rampant kayo. Pero sa bagong tugon, isa rin yung nailan ng propeta. Ang inailan? Naabaya. Basta may trabaho sa usang propeta. In the New Testament, prophets receive direct revelation from God. Mauna ang naitabong sa daang tugon. Makadugog sila sa Ginoo, ang propeta maginaw sa Ginoo kung isulti nila sa tao. Higit sila magsulti sa tao kung wat sila nadugog. Kaya mahimo siyang false prophet. Ang pari dahil maminaw sa tao, sa dagtugon, isulti niya ang nadukog niya sa tao na gusto ko. Mauna ang sa dagtugon. So karon sa bagong tugon, posible, gadunan yung mga special dinigyong tanan. May doon na ba yung nag-claim yun, na napadugog sila sa Ginoo, kung niya ilang isulti. Pati ako mga simbahan ni Nana, ngayon, I heard from God, the Lord speaks to me, and I will tell you this. Hindi ka mag-question, ang Ginoo ba kayo nagsulti, o ilar itong nibati. Pero kung simply, lumag yun. Pero dili tanan, mag-claim ka na manubog sa Ginoo. Kaya ano ba,
Dili naman madugangan ang Biblia. That is the final revelations of God. Gawas niya na wala na. Sa ato pa, ang tanan ng gusto sa Ginoo nga mahitabo ug mensahe na aman sa Biblia. Mao nga dili na siya musulti karon. Kay kung musulti siya karon, wala na yung butuo, mga tao, wala na yung butuo sa Biblia. Diba na itabo mo na sa COVID? SOAR, nagbog mo ng SOAR, sa labo ko ng S-O-R-P, na nagawali, hindi na sila nagbog sa Biblia kay sinulat na sa tao, ang ilang ginawa, maminaw na lang sila sa Ginoo. O nang sige silang paminaw, hindi ilang ginawa, sulti sa tao. Kung tugon niya na ilang practice, nadaon ang ilang fellowship. Kaya dagka naman silang nalugong sa Ginoo. Pero dili kung Ginoo nagsulti, ilang mga ginabati. That's why it is being saved to remain in the Bible. Because the Bible is the Word of God. Amen. Kanong maminaw po man kaniya ng revelation? Kumplito man siya ang Biblia. Pero ang mga tao ang good, ganahan maminaw ng bangko. May ko na ng Biblia daan na. Okay. So makita nato din na sa Acts, doon ay ginatawag niya na sa passing land, si Propeta Agabus. Basa mo na. Nagtak-an siya, nagsulti siya na doon ay muabot na dakong kagutom tungod sa taas na init. Tinuod man to siya. Maunay na-mention, ganiyan doon panahon na, pero possibly, ang ipadayag ko sa Ginoo sa iya, na isulti niya sa mga apostles, isulti niya sa mga tao, because during that time, there's no Bible yet. Panahon sa mga apostles, wala pa may Biblia. Ang tanan na ilang ipanulti, pinadayag ni God sa Ginoo. Karoon, naman tayo Bible. So, ang gusto sa Ginoo, ng atong itudlo, mao ang ulong niya ay kumplito naman ang revelation sa Word of God. And then another one, kita ninyo si Agabus, no? One of them named Agabus stood up and through the Spirit predicted that a severe famine would spread over the entire Roman world. Ang pag-asa ka, pwede ba na may mong propeta? Nagatagaan na, o di ba nagatagaan, katanaw man sila ang mga gadget, no? Nagunay, typhoon. Sa una, mga panahon, walay gadget. Maminaw lang sila sa Ginoo, ipadayag sa Ginoo, either they are kanang nagmata sila or they are natulog. Pwede sila magpadayag at inungan doon nila, no? So, wala yung magagadget, no? So, si Agabus, misulti, nga, muabot ang kagutom. There is a prophet during that time. But I said, pwede ito, kay nga naman, wala pa may Biblia. Kahit kung dagan ka ni magpropesiya karoon diri sa ato, di natamag po Biblia. Kahit maminaw na lang din ni panagritan si Miss Inong kapopesya. Hindi ka magdala Biblia kaya si Miss Inong niya, magpropesya man. Wala kayo pa nung ang iyang propesya, mga kwaro doon niya, mga kasubok, mga pagbati. Muna mo yung muna niya. Pagbantay po kayo, Ginoo, mabalik na. No? Hindi naman kinangal ko sa ipropesya, pagbalik sa Ginoo, kay naaman sa Biblia na. Diba naging yun? Christ will come like a thief in the night. So we have to prepare. Okay. Ano ba is evangelism? Okay lang ito. Evangelism, gaan ko lang ilain ng lugar, magwali o kalwasan. Ako doon ako yung gamay. Okay, no? I have a gift of being an evangelist. I have been involved in evangelistic meeting for more than 3 years. Gawas ka na iyo kong Bible school administrator. I was also engaged in preaching, going to different
place here in Mindanao just to preach about salvation. Walang kaya ko na na-develop. Ang akong na-develop is teaching. Mayroon akong gift is teaching. Second na lang ang pastoral work. Pero now we could give another gift about administering. Kanang pagbubala ng mga bundok, no? So, evangelist, kita mag-stay there tonight. Karon, there is a pastor and teachers. Ang pastor, dili pwede nga walang pega sa anak. Kaigasa mo na siya. Pananglitan, ako, ang pastor, kung wa ko'y gasa, mundan na ko'y kapoy ba yan? Pero nga kung dili man mundan, kaya gasa, wala man kaundan. Ang pinakalisod nga gasa ng kaigsunan, ang pastoral work, evangelist, patukas sa kalugar 1 week, pakulay. Yeah, plano na po another place, pakulay. Ang apostles, maugihapon, mag-plant ang church, 2 years, paulay ka, tangan yung pastor. Pero ang pinakalisod nga gasa, pastor. Because you are there to watch the sheep. You are a shepherd, di ba? Ang pastor sa shepherd. The word pastor means shepherd. No? This is the only place in the New Testament where the noun is used to refer to the ministry of the church in Acts. The main point to keep them in mind with all of these gifts, and especially with pastor teacher, is that they must be centered on the Word of God. A pastor should concentrate on preaching and teaching the Word, equipping the saints. This is the main work of a shepherd. Ang trabaho sa pastor is equipping, training, para katong mga naa sa iglesia, mga tao, mahimong damiton dihapon sa iglesia para sa panglambo sa mundo aton sa Ginoo. Okay, let's go to number 2. Ang leadership gifts sa pastor o ang tanan na dimension kaniya, ang purpose o ang Ginoo's Ginoo is to equip the saints. Isa na itong mga saints, mga body of believers. Ang body of believers, kinahanglan pa sila o daghan ng mga pagtulunan. Diba? Dili man overnight. Bisan ganit kita, nagugay na kitang believers, no? Pag-lisan ganit kang pangita o kuhaan kaning books of the Bible. Gapon sa atong sa among kuan kaning Bible study. Katong Chinese, nag-testify siya na dugay-dugay na daw siya na attend po ng Bible study. Na-mention pa ganun niya si Admiral Tan. I know him. Pero, ang iyan na doon ang murag, takaw lang. Kunya mo, ingon ko nga, ablihan na ito ang ating Bible sa Book of Romans, dito siya kapangita sa Old Testament. Siguro, sahay, hindi mata niya na, pangita ng Book of Romans, at saan ang pangita ko? Or, what to pata sa index? O, ano yung index? Tanawang lang kasa na pito sa number. Kung ka na ibsuon ang inyong nakita sa inyong kaugalingon, na kinaglan mo magtuon pa. Kaya kung dili mo magtuon, imunana mo ang tuts pagbalik sa Ginoo. Pero di ay ang mga saints, o ang mga believers, gibutang sila simbahan, aron tudluan. Para dili kita mahimong astagnan.
That's why the church is trying, no? Ang leadership of the church is trying to exert effort in teaching so that everyone should be informed well. Kaya dumog sa iglesia, sa leadership, nga kung ang membro sa iglesia ay himalo, dumog sa magtutudlo. Pero kung kanunay gani mag-exam ang estudyante, yung pirmi lang between panilitan 1 to 10, ang imong makuha is mag-ilog ng 0-1. Mag-uul ka ang teacher, anak. Ako, kung teacher ko, mag-uul ko. Kaya nga naman, wala na po na communicate kung maayo ang tama for them to be able to answer the right question. Pero po, nangako muna-muna lang, swildo, kapalag din kakakuha. Ito ko eh, swildo, pirmi. Pero dili mo na yung pangunahuna sa mga bitawag sa Pino. Dili inabali na ang financial, ang inabali kung sabay ang kakudlo na makausap sa kinabuhi ni anang tao. If you are in the church, there is a Father's Lighthouse, doon na ka ba'y mag-isip, makang nga na-change ang imong life because of the teaching of the Word? If you have that, then you have to be thankful to the Lord because God has given you a chance to grow in God's Word. Pero kung wala ng tubo, isa kayo pasulo na mo. We blame other people or we will blame ourselves. Kaya yung Bible kompleto ka na. Old and new. Kaya di ba nakatawang Bible kung new lang. When you are asked, you are requested, when you bring your Bible, bring the 66 books of the Bible. Bagay, ang muna-muna ng tawa, nariro ko sa cellphone, kahit puno naman eh. Okay lang. Pero nindot yun itong pasahon ni mo sa Biblia kayo. Okay, muna ka. Bible din. Pero kang cellphone, may muna ka. Cellphone din. O, yun, nagkasulti mong phone, pero mas heavier kung ikaw nagabunin ko ang Bible. So, ang ibon ninyo, to equip the saints to do the work of the ministry and to build up the body of Christ. Malipay ka ba kung ang simbahan ay itabungan, walang natudlo sa pulong sa iyo? Tinig yun. Doon na ba yan ang simbahan na mas dagan silang panahon sa laging bahin kaysa sa pulong sa iyo? Nagoy naman tignan yung muna na. Pero ang main deal nga nung nga we go to church because we wanted to listen to Him. And the Lord will speak to us through His Word. Hindi naman ang pag-awit to prepare us, pero we cannot substitute the Word of God with songs. Songs is good. Singing is good. But the best is the teaching of the Word. Amen? Yes. Dalayan ko ng ginoon. Ang pakipon. Kung sa may goal, sa mga tutudlo, at itong apostle, prophets, evangelist, pastor, teacher, the goal is that the entire body will grow to unity, una, maturity, and Christ-likeness. Tulo mo na at i-mention din na. Ingon din yun sa atong pag-explain. Ang goal, sa may goal, tumong. Kung wala kita'y tumong, kung sa may tabo, kung ang tao wala'y tumong, ano po ba yung mga kanang tao na nagawa ko na ito mo? Sabi po, di pa sabot ko na yung magwala ito mo.
Walay kadulungan, walay gusto kaputon kung saray na amora. Pero kung gusto ka maasinso, kung ikaw sudyante ka ron, ang inutumong is to finish your course. Kung ikaw negosyante, ang inutumong is to make your business grow. If you are a mother, your goal is for the family, the children, well had, maayong lawas o maayong edukasyon. If we are in the church, the leadership of the church, ang iyong goal is for everyone will be able to know God more. Because the more you know God, the more you increase in your faith. Lesser knowledge about God, di yung taka-expect na mag-grow ang atong faith. Although nag-inquire, oh Lord, tabangin mi nga mag-grow ang among faith, di rin siya milagro nga mag-grow until you study His Word. Because His Word will help us to grow in trusting Him. Because His Word is full of promises. Amen? Tatman, ho? So, ang tumong is, the body will grow in unity. Kumusta man ang atong pamilya na kayo usap ata? Kung inyong isipon ng atong inyong pamilya o atong pamilya, na kayo usap ba mo sa maayong tumong? Kung ang pamilya nila mo kayo usap, nagay gamay mo tayo. Ang asawa mo, plano ini, ang pano mo, plano ini, ang anak, plano ni anak. So, nagkayamupat ang plano. Dapat exercise doon na diyan sa pamilya, doon lang yung leader. Whether ang bana or, sumunod pa mo mga bana, ang asawa mo leader? Uy, malipat man. Kasi mga bana nga, dili na kayo gusto sa mo, tukutan na lang asawa mo leader, no? Ay gusto sa amo. Pero sa Biblia, you have to work together. Ang decision maker niya is the husband because he is accountable to God. Ang wife, dili man accountable. Dili ba sa diyan nakasalang si iba, isa may gibasol? Kaya nang gibasol sa inyong laki? Tungkol kay ang laki, mawag itagaan instruction. Sa panahon sa mga Hudiyo, panahon ni Paul na kwali, lahi man ang Hudiyo magsimpa. Ang left, puro bay. Ang right, puro laki. Saan ka tribo sa una? Lahi ang mga lalaki na likod, lahi ang babae. So, na-inherit na sa mga Hudiyo, no? Pero karon mix. Asa may inyong gusto? Ang lahi mo ng laki, lahi ang babae. Awa, may mga tawa, tayo freedom. Dapat pagtapad mo kami. Mau na. Bukul na. Pero niya itong panahon sa mga Hudiyo, ang mga babae, grabe ka sa baan. Kaya nga naman, kung tunay, itudlo sa Pablo Dili, kasabot sila, babae, may mga naman asawa at to speak us. Oy, Darlene, kung sabay po, di pasabot din eh. Nagkagubot na ang simba, di ba naingon si Paul, paghilom mga babae, kahit dito na ninyo pagkutan ko ninyong pana sa inyong mga balay. Diba? Mao nang gidinan ang babae ng hilo. Tukot kay kalabanan niyo sa babae, basta dunay question, di na nakaulap ko niya. O, kanun mo mga babae? Pag nalang sila'y gusto na ipabot, diha, dahil yung ikaulat ba? Ikaw na. Mao nang may ba? Hindi ko kakaulat. Ay, makalimut po niya. Mga anak mo na yung babae. Bidisip yung inas binuo, ngayon mo na na, so that the man will exercise his authority. Isang samong pa yung asawa. Hindi masuko na po ng asawa. O, bana, ano mo di magkag-react? Gusto hindi mo mag-react. Wala na siya ka-react. At yung mag-react siya,
Hubot. Away. Away. Labis. So, unsa ay butang na pinanglan. Kana ginatawag na unity. Unity in the family, unity in the church. Ano unity in the church? Kana pagkahiusap man ta sa doktrina. Dili pwede nga naglingkod pero rin karoon lahi-lahi ang doktrina. No? Ang upan, ang inaw niya sa TV, ito yung kinapaminaw. Ang upan, galayin mo yun. Si Juan, pag inyong gilayin, si Suriano. Hindi siya magtudlo, pero gawa sa context mo, di ba? Ayaw mo minaw na. Ang iyong paminaw ka ng mga legit ng mga speaker kanang natutulog yun sa puros nito. Kaya purpose is we should be united not only in spirit but we should be united in our belief and our doctrinal position. Unyagi ka niya ng pagkainayin nato, gusto nato mahimo na siyang mature kanang atong doctrinal position. Mahimo siyang ng hamtong, ng mature. Kung hamtong na ganit na, di na siya basta-basta matarog sa mga kulto. Diba, nasabog sa ato, mga kanang minikman na pagtulunan. But when we are united in our position, doctrinal position, then we are growing into maturity, the church will not be shaken because they are strong. And then, ang tumoy is about Christ-likeness. Na desire ni Paul, paggamit ni ining laylay ng mga gifted men, na mahimo ang kinabuhi sa mga taga-Ephesus, na ang ilang kinabuhi samag yun sa kinaiya ni Kristo. Bisod man na, pero that is a goal. We should be like Christ. Nangandoy ba mo na may sama ang inyong kinaiya kang Kristo? Posible ba na? Posible, oy. So, diyan may ikon si Paul, I am crucified with Christ. This is a fine. Nevertheless, I live, yet not I. So, it's a fine. But Christ lived. Ang akong sarili ko ni Paul, kaugalingon, ilang san na? Uban kang Kristo, na dili na ang akong paggalingon ang mabuhi, apan si Kristo na ang mabuhi sa akong kinabuhi. That is a goal. That is living a life like Christ. Taas pa na, layo pa ka ng kaputunon, but our aim is to have God. May na lang na natin kaputunon, kaysa wala. Nanong ipunlo man ni San Pablo nini, nang tuho ko na pwede ni nato ma-attain, pwede nato makampo when we are only sincere in doing it. Okay. The next one is, there will be all, malas na verse 13. The goal is that the body will grow or be built up. Kung sa kaadlaw, kita na ako ang mga bata na tuwag na, nag-wave, nagpatimbang, nagtimbang. Di pa kayo sila na di-increase ang ilang timbang. May pasabot nga, they are growing. Subo kayo nga, nag-edad na siya o 5 years old, niyang timbang niya this 10 kilos lang. Kung ikaw pinikanan, kung sa'yo patiyon, supposed to be 10 years old na bata, 5 years old na bata, kailan yung timbang? 18 or 20. So kung nagtimbang lang siya 10, why?
He needs more vitamins and food. So, ang hindi ka nang nangyugoy, problema niya ay bumanak. Hindi niya ay walang timbang niya. No? Hindi live satisfied, hindi live satisfied. So, kumita siya pamaagi, kamagay na ang timbang. Kunya, napatimbang ko ko. Ang aking timbang dati, 68. Yung burot pa niya. Pinulong ko akong doktor, kanang sinunod sa iyong kaya, kugaw na. Kita mo na mag-mention ko naman dyan. Puro manakwal. Kanang kugaw. Kung gusto ni mo ang Diyos sa iyong kaya, i-lesser ni mo ang kahon o rice. So, lisod ba yan mag-lesser o cow of rice? Kay naanad ba yan niya, palit niya ng pinakahungok na gas ka ng mahalon? Nabisan, dili kay mayong sudan or lang ikahon? So, grabe, tinanangay, no? So, nagkuhan mo ito sa ako muna-una nga, i-lesser. So, tuod ba, 68, pagpatimbang na itong sakat, 64? Nag-minus ko, upat. Pero sa akong edad, tama ba ng minus ko mag-add? Tama ba? Ayaw na patas eh, kaya lisod na. So, depende sa edad po. Pero kung patanon ka karoon sa timbang, kunya ang imong timbang is 50, kunya i-lesser siya o ng ulo, na imo na lang 40, something is wrong. Mao man ang ginahin ko sa mga doktor kung abrak ko no ang imong pagbayad at pasabot na ay problema. Pero sa believers, sa atong lesson, iingon din sa atong lesson, ang tumong o goal that the body, aning body, will grow or be built up. He was not speaking about the physical body, but he was speaking about the body of the church. Nga ang iglesia, amo ang mga tao, dili siya mag-decrease tungod sa pandemic. Apan hinuon, mag-increase ang pag-build up sa tibuok niyang lawas because he is growing through the word of God. Mag-worry kita kung mapadayag makita nato ng uragwa tanong suwag. Let us have that goal that our spiritual life will grow and develop up. And that can only going to happen when we are growing in our knowledge of God's Word. Kinsa may musulti o painundong sa imo niini. Ang inyong leader. Wala man tayo apostle, wala man tayo prophet, wala man tayo evangelist. Ang naanini karon, pastors o teachers. Ang trabaho sa pastor, magbalantay sa kanero. Mutanaw kung unsa ang kinanglan sa kanero. Payat ni, kinanglan siya vitamins. Bantayan niya ang dili siya paunon sa mga wild dog. Ang wild dog represents sa mga kulto. That's the work of the shepherd. And another work of the shepherd, see to it that all the sheep will be able to eat the right food. Dili pwede na dili tama ng pagkaon. Ang pulong inuog mo ang right food, kung kini ma-expound, matudlo, maayo, I'm sure there is no reason why we are not going to grow into maturity and being built up. Why? The Word is the food of our soul. Just like building up. It represents building under the construction. Do
dunay sa mingay sa New Testament, kung mag-build daw ka o gambalay, gambalay, kinanglan mag-lingkod sa ka, imong manunaon pila ang magasto para na-budget aron naman. Pero doon na may uban, may mga wani, kaning markabahala ning pag-build ini, ipinti kung sa'y mga abot. Kung maupan na imong manunaon, dugay yun na mahuman. Kung tingnan, hindi din mahuman. Kamu nga nagatukod ng building. Siya nagtukod na niya. Doon na siya yung natukod na balay sa akong sudyante o igala ng pastor. Pastor naman sila karon. Nagpatukod silang balay. Worth, pila ganit? 3 million? 3 million. Pero tungkol sa pandemic, dito man sila sa Japan, probably soon i-raise nila ng 3 million. So, ang ilang nauna, nga nag-desire sila nga mahuman, pero kulang ang kwarta. Tingali na lang sila yung mga ato, 2 million, kulang pag 1 million, sila yung mahuman. So, lately, murag, nangita sila pamaagi, mahumanon yun ang balay, kinanglan pangitao nila itong another 1 million, so that, kung ulit sila dire, balay lang yun. Mauna ang pagtukod. Kinanglan na ang goal na magtukod po karon, kung manon yun din. Kahit kung dili mahuman, katawaan ta. Mauna ang being held up. So, ibon ni San Pablo, kamo nga mga gifted man, your goal is to see that the church will grow and being built up. Kanang itang muda po, na may muna pong na tao, pero dili siya kuhan, proportionate. Kitap ko sa FB, baka itong singing sumpa. Kaya doon rin i-commented, gusto ba na yung babae nga nagsumpa, mauna yung lawas? Dapo ka siyang lawas, kung niya yung tiyan ka, umay. Kita mo sa FB, kita ninyo na, di ba? Dapat proportionate, no? Kung ganda po ang lawas, ako po na tigil, no? Hindi pwede may mong katawanan. So mga kaigsunan, that is the desire that every member or every sanctified believer, every saint, every members of the body of Christ should be built up together. Hindi pwede nga, kung na ginatawag na, kinanglan ang pamilya kung healthy, dapat healthy tanan. Muna ang desire. To conclude, nakot na pero kaya naman. Ibu niya sa verse 13, to attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, is one phrase, to attain to the mature man, to attain to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ. The goal is that the body will grow a mature man. Hindi pwede na edad ka ng 50 ang imong lawas mura o 10 years old. Dapat mura po. Okay, conclude. And then we will end. Uban ka na ito, matupad na sa katapusan. Some of us are relatively new Christians. Kung magkatanaw sa inyo, murang pipila lang ang mga bangko. Malaban ka na ito, na edad na tao, 5 years above. Pero kanang nag-edad ng Christian, less than 5, I think you are still new. You are still babes. Pero base kaya kung nang edad ka karon o 5 sa iyong edad sa pangalagad, kunya ni kalit ka lang o uswag sa pagtuo, nalabuan ni mo itong nauna sa iyo. Kita nga nauna, unta, hindi kita.
tamong ani. Kung nag-work out siya sila, let us also work out so that we will grow together. We should take the advantage of the different opportunities for being equipped with God's Word. Hindi siya pagkumon sa pulong sa Ginoo oportunidad man niya. And we are availing this opportunity because we believe that the Word of God can help us to grow. Mahimo ni nato sa iniusang atigong during Sunday o mag-imitan pa natin dito. As we grow in faith and apply the Word to our own life, kinahanglan kini makita sa atong pagkinabuhi o para sa iya mga insight at sa iyang mga puno. Mga kaibsunan, karong buntag, ang akong gusto na ipabot ka ni kanato that we belong to a church. And that church is the body of Christ. And the desire of God through the manifestation, regulation, yata niya kapo, that the body inanglan din siyang grupo. Kunya ang sugyo din eh, we can only grow through God's Word. Ang pagdasig sa ato is, kung gusto ta mukha ko, asa mo tawad to? Sa isang balay. Pero nilita ng part sa balay nga, kanhanan. Kung gusto ka mukha ko, you go to the kitchen or sa dining table. And be sure, kanain ang luto. Diba? So kung gusto ka mukha ko sa pulong sa Ginoo, nasa ang damad to? So, ang ako kauhap sa ating tanan, let us not dili kita magpupun-pupun. No? Kung doon ang yung panahon, let us go to church. Let us worship the Lord. Let us make time. What ang ginigong time is goal. Kinagawa ng paso na ito na because medyo lang ito. Kung kanusa lang kita ninyo sa yuta. But the desire of God is morning, if you ask Him, He wants you to grow. And you will only grow through His words. Amen. Shall we all rise and we will sing the closing song? Niyari ko na aliya, eh, half time ang way, Lord. At ito lang itong yan sa Ginoo ang atong mga itikuma. Kahit siya man mo, reward ang hindi ka nato, pinahamin sa iyang pantara. Ang pulong sa Ginoo, pulong isa sa awit, matawag na ato siyang salita. Nga mainundanan ngayon ang
iglesia. Sa kinikatigom sa mga tanang tao na imong panagtawag gikan sa kalibot ngadto sa kahayag. Good kay diha sa iglesia mahimo nga matag usa ang nimro niini. Magauswag diha sa panag-iusap, diha sa pagsabot sa imong mga pulog, diha sa mga pagpanunod. Kunya mag-grow sa relationship with one another. Mao ka na ang among nakita na mahinungdanong ng mga utak. Nga imo kaming gamiton sumalat sa imong gasa at yatag ka namo. Na mag-grow kami diya sa spirituhanon. So that we will be able to encourage those ones who are weak in faith. Na mahimo ang among kinabuhi at channels of blessings. I-bless ang matapusang ani-anini karoon nga punta. Na mahimo kini mga knowledge coming from your words. Matipigan kini sa kasing-kasing kung mahimo makatabang ka namo sa among pagkinabuhi pagpaabot sa imong nga pagbalik. Kasi dili pa ikaw magbalik ko sa makaplagan kami ng manasigon malipayon bisan man taliwala sa mga pagsubay. I-bless ang tanang nimro sa pamilya na together we will grow in our spiritual life. We thank you for the presence of your Holy Spirit na nagamaymay o nagatudlong ka namo sa mga pabaagi, usaw na mo pagdaog, pagkinabuhi, pagpagalagad, labi na yun, hining among mga panahon. Nabagi kami, kung ipigi ang matag-usaw ka namo, na imo kaming pandungan, inaagi sa imong damhanan ng mga amon. Nga ang mga muta na iya sa kalibutan, sama niining pandemic, dili gyud kami maapektahan. Keep us safe, Lord. Labi na gyud kanamo dinhi sa maad at ang mga nahuna o mga nadungog namo nga daghan mga tao na affected. Lord, I pray that you would help. I-preserve nimo ang tanang miembro sa Father's Lighthouse Bible Church. Wala kami laing mahimo gawas magkailalom sa imong taong. Tungod kay nagatuo kami nga mas gamanan ikaw nga niya kanamo kay kaniya nga naa sa kalibutan. Iiway kami sa daghang mga butang dili maayo. Tagayin kami kaalam kung unsao na mo pag-live ang among life. That we will only be able to do what is right. Thank you, Lord, for answers to prayer. Panalangini ang imong mga alaga. Panalangini ang imong mga katawan. Panalangini ang tanan nga niya diri karon punta. We pronounce blessing samtang kami magapamauling karon. Dala namo kining paglaom na ikaw kayo ang among saligdanan. Ikaw kayo ang among protection. Kung ikaw sa ang inugdan sa pagpanalangin sa tanan ka namo. Thank you, Lord, for your presence pinaagi sa gahom sa balang Espiritu Santo. Kung karon ang hugma sa langit nun nga mahal, kamoy ng mugna sa langit o sa yuta, ugang grasya ni Ginoong Jesus, kamoy nihalad sa kinabuhi dito sa cross Calvario, ugang pakigdayo sa Dami Espiritu Santo ng among maglilipay, magkauban ka na magigan karon ang dun sa walay katapusan. Kaya kinintanan among ipangayo, pinaagi lamang sa pangalan sa imong mugtong anak, kamoy sa Ginoong Jesus. Amen. Thank you.
inaktanong sa Diyo by God's will mo, sa love mo. Thank you for coming. God bless you. Amen.